Hello, what's up mga kaibigan. So I'm back. Matapos ko mag-upload, last upload ko is nag-test ride tayo ano ng CBR 150 V3. So tinry natin last time na erase si Sigma tsaka si si CBR V3 stock versus Sigma na naka-carb. So ayun na no, kung hindi nyo pa napanood, ayan, tingnan nyo sa taas. Kung nakikita nyo, panoorin nyo dyan kung hindi nyo pa napapanood. So right now, yung content natin is meron na naman tayong isang may mabuting puso na kaibigan na magpapa-test ride ng motor niya. At gusto niyang i-review ko yung motor niya. Yung motor niya pala guys is KTM RC390. My God! It will be my first time riding a KTM 390. Right guys, no? So wala na akong maraming cheche bureche. Kita na lang tayo doon pagdating sa shop nila, sa shop ni paring Uben. So kita-kita lang tayo guys, kasi boring tong ride na to, kasi traffic. Tapos Ismash yung dala ko, legendary Ismash. So bye bye guys. Uy, yun na pala yung ano, yung modern jeepney, modern e-jeepney. Gusto kong sumakay dun. Yun. So dito na tayo sa shop ni paring Uben ano. So makikita yung shop niya dito sa harap ng Park Regency. Ayan, yung pangalan ng shop niya, RLS. So busy sila dito. Na problema? So natapos na yung paglagay ng stock ECU. Stock ni bro no? Oh, sa security da gali sa Olobran ni Jeremy, ari naman sawa. So din ang Powertronics. So ito pala yung Powertronics na kailangan nyo para mawala yung limiter ng mga motor nyo. So pwede ni siya biskan sa ano lang ano, or may specific gid niya no. Kung sa 390 lang. Okay. So mas barato ang ano, ang sa 200 nga mga Powertronics. Okay, same price. So same price lang. Sa kayo sino mo order to? Sa Manila, Facebook na sa Powertronics Club. Okay, okay. So ayan, sa mga gustong, sa mga naka KTM na gustong umorder ng Powertronics para mawala yung limiter nyo, ilalagay ko lang sa description. Boss Harrison, shout out kay Father. Yo, what's up, bro? So, ito yung mga kasama natin noong nakaraan, no? Si Jeremy. Kung naalala nyo, nasa ibang video ko na rin to. Jeremy, single lang shoutout. Okay. So, shoutout ko pala ito, si Jeremy. Single, ano? Baka may mga girls dyan na nanonood sa vlog ko. Comment lang kayo, i-PPM ko lang sa kanya yung account nyo. So, syempre, bago tayo mag-test ride ng motor, dapat na complete gear tayo, no? For safety purposes, my friends. Always remember, pag mag-ride o mag-testing, dapat naka-complete gear tayo. Laging tandaan. Ano? Pang thumbnail natin. Ayos, so picturist. Oh. Sa mga ulang boyfriend diyan. Ito si Jeremy, oh. May photographer na kayo, may boyfriend pa kayo? Oh my God. Ha? My God. Woo! Huwag nyo naman akong pagtawanan, no? Kasi first time ko makadrive ng RC390. So naninibago na naman tayo sa power niya. Alright. So ano pa to, no? Stock pa to, my friends. Mamaya, ewan ko mamaya o bukas, magano tayo. Thank you.
ng power yan. Woo! Men! Woo! Nagagaya ko na lang si J-Mac, kakahiyaw. So, syempre naman, lakas kayo ng power, di tayo mapapahiyaw nito. Pagpalagay natin, ano pa lang to, no? Stock ECU. My God! My goodness! R3. Hindi ko nakita yung speedometer ko. Ayokong tumingin. Mahirap na, baka... So, focus tayo sa daan, my friends. Pero yung masasabi ko pa lang sa power niya, pang ano talaga, pang 390. So, hindi ko pa siya ma-compare sa ibang motor, no, like Ninja 400, sa mga kategory niya, kasi syempre hindi pa tayo nakapag-drive. So, this was my first time riding a 390 or 400cc category na motor. So, medyo may pagbaguhan pa lang tayo dito. Basta sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung ma-feel ko dito, yung power niya, no. Pero short nga, short talaga sa RPM pag naka-ECU ka. So, narinig nyo kanina na abot ko yung limiter niya. Pero lakas ng hatak niya, ang ganda. So, maraming salamat, shout out kay paring Ian sa may-ari ng motor na to, pa sa pagpapa-test drive ng motor na ng motor niya. So, syempre, yung unang-una, isipin nyo pag maghiram kayo ng motor, pag nanghiram kayo ng motor, wag na wag nyong bibiritin agad pag di nyo pa kabisado. So, kabisaduin muna natin to bago tayo mag-testing ng limits niya. So, medyo nangangalay ako, no? Kasi mas yukong-yuko to kaysa sa Z200R ko. Bilis ng acceleration niya, maabot mo agad yung ano, limiter. Naabot ko agad yung limiter eh. So, ano talaga yung KTM, no? Pinanindigan nila yung race ready nila kasi yukong yuko ka dito. Hindi ako makatago sa hangin. Walang visor. Walang visor yung motor. Naano ako. Parang matitilapon ako sa hangin. No, so test ride lang muna natin, no? Huwag muna natin i-full throttle. Testing lang muna ng power niya. Last ng hangin ngayon, pre. So, yung masasabi ko dito sa kay ano, no, kay RC, yan yung limiter for a good reason, no, para hindi mabilis masira, hindi mabilis ma-wear yung makina niya. Kasi pag laging babad ka sa red line, syempre ano rin, ang more on prone din siya sa pagkasira, no. So ABS na pala to, no? Hindi ka na matakot magpreno kasi ABS siya.
So ang bilis lang, dito na tayo. Nako, nako, nako. Saan pa magandang i-testing to? Iikot natin to sa Iloilo para malaman yung riding ano niya. Yung riding comfort, kung maganda bang ipang city driving itong motor. So sa akin na naman, okay naman siya. Kasi dapat, example mga friends, no, kung yung motor nyo is ganito, mga naka flarings or big bike, dapat dito kayo mag ano ng, hindi kayo dito sa kamay magbibigay ng bigat, dapat ito i-clip nyo yung paa nyo. Hindi ako magaling sa Tagalog eh. So dapat i-clip nyo itong paa nyo dito. Yan, para hindi kayo mabilis mangalay sa kamay. Yan yung secret dyan sa pag-drive ng gantong klaseng uri ng motor. Ang ganda ng suspension niya. My God, para may i-inlove ako. Ang ganda ng suspension ng RC. Oh, ito guys, oh, tingnan nyo. Ang layo ng 100 kilometers niya, compare mo sa CVR or sa ibang motor, no? Layo. Ang daling i-banking ng motor na to. Sarap i-banking. Ang ganda ng pipe niya, bilog yung buo yung tunog, no, hindi basag. So advice ko sa inyo mga kaibigan, no, pag mabilis yung patakbo nyo, huwag kayong tingin ng tingin sa speedometer. Delikado yan, nadidistract kayo. Bilis. Hindi ko makita ang takbo ko. Bitin sa daan. Bilis ng 142 niya. Testing na lang natin yung city driving niya, no? Pero apakagandang dalhin. Naiinis ako sa sarili ko. Salita ako ng salita kanina, hindi pala naka-on. Naman ko ba't namatay yung Hero 5 ko? Gago. Kaka-bad trip, man. Oh, isang tanga, oh. Tanga! Kita mong naka-ano, dadaan. Dami pa kayo, sir. Battery. Ba't ang bobo mo, Julius? Uy, pwede palang lumiko dyan. Wala ma. So, dito tayo ngayon sa Haro Plaza. Guys, so matrapik-trapik pala dito. At
traffic, my god. Nani? So LTO Pigeon 6. My god. Huwag tayong parahan, men. Nakita nyo yun? Tiningnan lang nila yung open pipe ko. Shit, my god. So pag pinarahan ako. Oh my god. Region 6, I love you. LTO Region 6, I love you, man. Mabait nyo. Mahal ko kayo. Okay, kayo. Ay. Oh my god. I can't believe. Buti na lang di ko binomba-bomba dun, no. Yun ang dumaan dun ulit. Ayos, nakita sa camera, no. Gusto tayo sa LTO. So ayun guys, no, pag naka KTM na 390 kayo at naka open pipe, hindi ko lang alam kung sa lahat ba, pero nakalusot ako sa ano eh, LTO, lahat sila tinignan ako. Nakalusot naman lahat sila, tumingin sa open pipe ko eh. Open pipe ko sa open pipe ni Ian. So dito tayo sa Tabok Suba, Haro. Punta tayo sa Motorcycle City. Oh my god. Basta? Yes, bisita di si mo ah. Kaya na test ride ko niyo. Gita pag nila ah. Gin stuck ida na yung ECU. Tapos sa sunod nga testing ang powertronics naman gamiton ko. Mayog lid ah. Motor niya din oh. Ay, subong unit. Ikaw sa aking Vulcan. Ang bago. Hmm. Di nagkwa si Dre, nagkwa si ano? Si, sang MT7 niya? Si Do, si Harbs? Oo. Ay? Sa this? Sa ano? Sa Loas? Yung, ah, sa Yamaha, sa Revzone? Ah, okay. Pagkadaan ay Dre siya nagkwa. Wala ka may Honda bro, no? Amot ang naway. Gani. Kaya ako niya type CBR yung 600 eh. Padugay pa man ah, next year pa man. Kaya malakad kay si Burda, bau ka. Ay, kalayo. 2019 nga 650. Mm-hmm. So yan dito pala sa Iloilo may CF Moto pala. May CF Moto ako mandigay na. Pilan siyang CF Moto nyo bro? 230. So marami akong nakitang naghanap ng CF Moto. So meron pala dito sa Motorcycle City. So yan narinig nyo no? 200 230, 900. Okay, so 230 plus. So baka sa mga nanonood dyan, gustong bumili ng motor dito, hanapin nyo lang si Sir Alan. Yan. Hanapin nyo lang. Dito lang siya, yan. Nakikita nyo, dami naman motor dito. Buti na lang talaga, dumaan ako dito kay Sir Alan, no? Ganda ng gulong. Di na ang ZX6 ni man. Ang 6 pa, ano pa ito? Padala pa sa... Ah, padala ang reservation fee nyo. 10K. Okay. 10K. Same with every other models, including Benelli, CF Moto. Hmm. Nga, for example, may gusto kang mga unit, tapos wala din sa Amon. I-order. I-provide. Oo. Ano lang, reserve lang ka mo, add ko lang ka mo sa showroom. Reserve, di apply lang. Tapos reserve the unit for 10K. Actually, 10K pwede mo na siya ma-add sa down payment or sa cash in mo, sa total cash mo. Ayos. So ayun, narinig nyo yung mga pinagsasabi ni Sir na pwede kayo magpa-reserve dito, 10K. Basta hanapin nyo lang si Sir, mabait to. Siya yung dapat hanapin nyo dito sa Motorcycle City, Tabok Suba. Alright, let's go. So go.
kayo. Yan, buti naka-record pa. Okay kayo. Okay kayo. Pulang eh. Ha? Pulang eh. Ngay. Pila si gakalabot ang RPM. Pila gani 11 no, 11 RPM ha. Oh, just medyagro. Nami uno siya.